Okay, finding tayo ng percentage. Okay, percentage, the base, and the rate. Okay? Sabi ko sa'yo, percentage is only a part of the base. Okay? Hindi siya yung whole number. So, part lang siya ng base. So, ano ba yung base? Yung base is the total number. Okay? Yung total number given. Ang percentage, part lang siya ng base. Example, ang base mo ay 50. So, yun yung pinaka-total mo. So, yung percentage, pwede yan yung buo ng 50 o part siya ng 50. Like 49, 48, 5, o. Yun yung percentage na sinasabi. Okay? So, yung R naman, which is the rate, madali yang makita. Lagi yang merong symbol na percent. Tandaan mo ha. Yung base ulit, tatandaan mo. It's total. Okay? Yan lang ang tatandaan mo. Total. Yung percentage is part of total. And yung rate is yung merong symbol na percent. Okay? So, yung formula natin dyan, para makuha mo yung mga kailangan o ma-solve mo siya, mayroon tayong ginagamit na triangle method natin. Okay? So, ayan. So, yung P, nandito sa taas, which is, ano ulit yung P? Yung percentage. Percentage. Yung B, as yung base. Base. And R then yung R. Rate. Okay. Si rate. Si rate. Okay? Sige, mag-solve tayo ng isang example. So, example natin, number one. Angel had 500 pesos. Okay? She spent 80% of her money to buy a blouse. Okay? 80% daw nung money niya. Pero binili niya ng blouse. So, how much is the blouse? Oh, yung 500. Ano sa tingin mo yung 500? What is 500? Yung percentage, yung base. Oh, siyempre, hindi naman siya yung rate kasi wala siyang percent. Ano yung rate natin? Yung 80. Ay, siya lang yung may percent, oh, na sign, na symbol. So, ano yung 500? Hawak daw niya ay 500. So, meaning, yun yung total number or total money niya. So, ano pagsabi natin pag total? Total. Percentage o base? Base. Base siya. Kasi siya yung pinaka-total money niya. Okay? Total money. So, this is the base. So, kung ito ay rate, so, ano yung hinahanap natin? So, what are we looking for? Decimal. Hindi. Anong ginahanap natin? Anong nawawala? Diba? Ayan. O. Diba? The percentage. O. B and R. So, ang nawawala natin ay yung percentage. So, anong formula natin sa percentage? O, ito si percentage, diba? Ito si percentage, diba? So, anong hinahanap natin? Percentage is equal to ano yung nasa ilalim? B and R, di ba? So, B and R. So, B, i-divide ba natin? O ita-times? Ita-times kasi magkatabi sila. So, that is B times R. So, we have the base. Ano yung base natin? 500. Times the rate. So, yung rate na ilalagay natin dito, hindi siya pwedeng may percent. Aalisin natin si percent. So, kanina nag-convert tayo, di ba, from percent to decimal. So, pag kinonvert natin to decimal, imu-move lang natin yung percent dito, yung decimal point. Mu-move natin by 2 decimal places. So, 1 and 2. So, asan na yung si point? Nandito na si point. So, it is
0.80. So, magiging 0.80. So, ita-times na natin siya. Pwede na siyang i-times kasi wala na siya sa percent symbol. So, ita-times natin. So, 500 times 0.80. Or pwede na rin natin siyang gawing 0.8 na lang. Alisin mo na 'to yung 0 para mabilis mag-times. So, 0 times 8, okay. 0. 8 times 0 is 0. 0. 8 times 0, 0. And 5 times 8 is 40. Magta-times pa ba tayo? 0 na 'to, wag na. Wag na. 'Di naman kailangan talaga. Oh, okay, so 4,000. So, sabi ko, saan ilalagay ang decimal point after multiplying? Diyan. O, ilang bang number doon. After tuldok? Doon. Ilang number after tuldok? We have isa lang, di ba? Isa lang. So, isang number lang imumove natin. So, from dito, yung point, imumove natin ng isang beses lang. So, nandito po yung decimal. So, how much? We have 400. So, meaning, yung blouse ay equal to, magkano yung blouse? 400. Okay? 400 yung blouse. Kuha. Okay, another example. Yung number 2. Okay, tingnan natin itong number 2. For every 6 girls in the class. O, meron ka daw? 6 na girls. Okay, meron tayong 6 na girls. Then, there are 4 boys. So, 4 daw si boys. 4 si boys. What percent? Oh, ayun na yung percent of the pupils in the class are boys. So, meaning, yung boys, yung percent ng boys yung hinahanap natin. So, alin nawawala? Percent, di ba? So, ano yung percent? It's the rate. Very good. Yung rate ang hinahanap natin. So, paano ulit natin makuha yung formula? We use the triangle method. Asan si rate? Ito si rate. Ba? So, R is equal to P. Nasa taas. Ilagay mo si taas din. And then, ang B ay nasa baba. O, lagay mo din sa baba. So, pag ganito, multiply, divide. Divide. Okay. So, isa... talaga, i-divide. O. So, para makuha natin yung answer, substitute natin yung mga given. So, ano yung P? Yung boys, ha? Boys ang gagamitin natin kasi yun yung hinahanap. So, ano yung P? Number of boys. So, ilalagay natin ay 4. Ano ulit ang sabi ko? Pag B, total number. Diba? Yung girls lang ba ilalagay ko? Hindi. Kasi, girls lang yon. Hindi siya total. So, i-add natin siya. So, 6 plus 4. Para makuha natin yung total number of students. Okay? So, 4 and 6 plus 4 is 10. Oh. Ito yung rate natin. So, paano ulit natin siya gagawin? Di-divide natin, di ba? 4 divided by 10. Pero nag-practice tayo kanina converting fraction to decimal, di ba? Kapag ang ating base ay nasa 10, 100, 1,000, chi-change lang natin siya ng decimal na mabilisan. Ano ulit? Sabi ko, pag isang 0, ilang 0 ba ang 10? Isa, di ba? O, paano natin siya i-convert yung 4 divided by 10? Isang space lang, di ba? So, saan yung decimal point? So, kung ito yung 4, so, saan dapat yung point? Isa lang place, di ba? Kasi isang 0 lang. So, nandito si decimal point. You just add 0. So, ang sagot ay naging 0.4. Ayan na ba yung rate? Hindi pa.
Kaya nga, sabi natin ang rate, meron siyang percent sign. So, paano natin siya gagawin? Gagawin 40%. O, 40%. Kasi ito, gagawin natin siyang percent. So, para magawa natin siya percent, yung 0.4, ita times natin siya ng 100. And times 100, imu-move lang siya natin ng 2 decimal places. Diba? So, kung ito si point, ito si tuldok, mumove natin siya ng dalawa kasi dalawang zero, dalawa din yung movement niya. So, 1 and 2. So, nandito na si point. Ano sabi ko? Pag may space na basket, lalagyan lang ng 0. So, yung answer natin ay magiging 40. Then, lalagyan mo na siya na percent. Percent. Kasi kinonvert mo na siya ng percent. Kapag so, ang answer... decimal, malilito ka. Oh, kaya nga. So, ang gagawin natin... percent. Lalagyan mo ng percent kasi nga ang hinahanap natin ay... rate. Yung rate. Kaya ang sagot doon ay 40%. Percent. Doon sa problem. Nakuha.